Magandang umaga! Welcome to another episode of OA Akota Telemagazine. Nakita nyo na po ba yung ano, yung sa social media ngayon, yung Aldab Rice Paddy? Ito po yung may design ng Aldab na Love Team. Maski po hindi kayo ano, hindi kayo fan ng Aldab, di ba interesting po kung paano po nabuo yung marketing scheme na yun na naging interesting sa ibang tao na pasyalan yung Phil Rice. Paano na-conceptualize itong Aldab Rice Paddy? Nag-isip kami ng sino kaya yung papatok na image kapag inilagay namin sa farm ay pupuntahan ng mga tao. So yun, nag-isip kami, nagkaroon kami ng iba't ibang choices. So nagkamag kami with Aldab. Tingin mo effective? So far, marami naman pong nag-visit ngayon. Around nasa 3,000 plus na since March 15 po na nag-open kami. Dinesign ba yun? Yes po. Ginamit po namin yung computer sa image processing software. So una, sinukat po namin yung area. Then, naghanap kami ng image nga po nila, nila Aldab na magandang ilagay doon. Then, ginawa po namin siyang two-tone color lang kasi dalawa lang po yung color na pwede namin ilagay is yung violet and the green. And then, pinlat po namin yung image dun sa exact size. Then, gin-read namin siya para malaman po namin kung yun yung magiging planting pattern namin. Parang cross-stitch. Ako po ang sa execution ng pagtatanim natin. So, katuwang natin dito ang isang departamento naman ng Phil Rice, ang Genetic Resource Division. So, mahigit 30 to 40 tao po ang nagtatanim. Merong mga assigned na mga sabihin na natin siya yung taga-sigaw o taga-sabi kung anong itatanim doon. So, halimbawa sa akin, hawak ko lang ay mahigit 2 metro lang. So, meron akong 4 na taga-tanim. Tapos ako ang sumisigaw sa 4 na yun kung ano doon ang color na itatanim nila. Ikaw dyan, ano naman ang participation natin sa Aldab? Actually, ang motivation po namin dun sa Aldab is yung the fact na ang average age na ating mga farmers ay nasa 57. So we thought of a way na i-involve yung youth sa rice farming. So one way nga is to ride on dun sa popularity ng phenomenal na Love Team. So ito yung Aldab. So ang ginawa po namin, minarket po namin siya or pinomote namin siya sa social media. Ano nakita niyong benefits ngayon? Sabi mo kasi may bashers. Opo. Mm-hmm. Actually, ngayon, kahit negative o positive yung comment nila, tinitreat namin as impact yun sa tao kasi meron silang reaction. Yes. Nagkaroon sila ng awareness kasi imbes na ibibigay nila yung attention nila sa ibang bagay, naibigay nila yung portion ng attention nila sa rice farming, which is good na. Merong iba nagsasabi na na-appreciate nila yung rice paddy art, yung iba, mas na-inspire silang ma-involve sa farming, lalo na yung mga anak ng mga magsasaka. So it's something to be proud of sa part namin, na maging part ng isang project na nakapagbigay ng awareness at appreciation sa rice sector natin. Ito ay pwede nyo rin ituro sa ibang communities, sa ibang lugar, because it's really a very interesting agritourism project, di ba? So, ano ba? Okay, carry on. Kung ano yung mga gusto nyo, ano? To address yung kababawan comment, kasi a lot of people don't understand yung talagang essence ng rice paddy art beyond dun sa Love Team. It's a way to invite the young people into farming kasi we've tried a lot of different ways to entice them to put their attention to farming, but it didn't work. So this one, kahit na hindi siya perfect na strategy, it attracted a lot of people to farming. Part ng work na makikita nila pag nagpunta po sila sa Future Rice ay we use apps. Tinatawag po namin na Rice Crop Manager. Ito yung app na kung saan ay nagbibigay ng location-specific recommendation sa farmer. So before the season, nag-generate ito ng fertilizer recommendation kung kailan i-apply at kung gaano kadami yung amount ng fertilizer na i-apply niya. Based dun sa data namin ay nakita namin na yung mga gumamit nung app na yon ay nag-increase ng yield yung iba at yung iba naman ay nag-decrease ng gastos. Alam mo Karen, nung paakyat ako dito, mayroon ako nakita yung mga azolla sa ilalim ng gulay. Sa inyo yun ano? Sa organic yun? Dinedemo namin yung na-package namin na technology na pwede namin gumamit ng mga alternative na fertilizer maliban sa mga chemicals. So gusto namin magkaroon tayo ng package of technology na
kukunin na ng farmers within the system ng rice para ma-integrate yung mga farm waste natin like rice straw and chicken manure. Yun yung mga ginagamit namin, vermicompost, para dun sa rice natin. Yung azolla naman, ginagamit namin siya as top dress. So yun po yung mga chine-check namin na ano pa ba yung mga best na organic inputs na pwede natin i-recommend para sa mga farmers na mga options sila na would lessen sana yung pagbili nila ng inorganic fertilizer. As a whole, ano ang future rice? Okay po, sige po. Ang Future Rice po ay isa po siyang program ng PhilRice, Philippine Rice Research Institute na ina-aim natin na tulungan ang ating mga rice farmers na maghanda sa mga pwede nilang maranasan or naranasan or na-experience nila ngayon ng mga problems sa rice. So, halimbawa dito yung climate change. Isa po sa ina-aim natin sa Future Rice Farm is maging agritourism destination siya. So, ibig sabihin, gusto natin ipakita sa mga tao, especially sa mga kabataan, na yung Future Rice Farm, merong fun doon, may excitement. Then maybe makapag-alat sila ng oras na i-discover pa more yung agriculture. I am Nehemiah. I am 24 years old. One thing na natutunan ko in working here is that farming can be very interesting, and kahit na anong field mo pa, kahit na anong specialization mo, like me, sa information technology, sa computers, ay pwedeng i-apply sa agriculture. I'm Marielle De Gracia, Admin Assistant and Logistic of Future Rice Farm. I'm 30 years old, promoting integrated solution for rice farming. Agri-school, everyone! I'm Jan, I'm 22 years old. I am Communication Specialist at Future Rice. We encourage everyone to use the power of social media to discover and be more involved in what's fun and exciting in agriculture. I'm Karin. I'm a Science Research Specialist 1. I'm 24 years old. We invite you na bumisita sa farm ng Future Rice so that makita nyo yung pure organic demo namin. I'm Marian. I am a science research specialist. I'm 24 years old. In agriculture, there's always a notion that is not fun and exciting and cool, but I challenge you all, experience Future Rice, and you will experience our rice paddy art, experience our boating, kayaking, our newest machineries in rice, our drones, experience picking vegetables, experience fishing, experience na magluto kayo with your family, and you will have a different rice experience. Parang ang hirap po intindihin ng kabataan. There will always be that generation gap. But we have to give it to them. These millennials, they can reach out dun sa age group nila. So, congratulations dito sa grupo na to na nakapagdala at nakapagbigay ng awareness dito po sa Rice Paddy sa PhilRice. Please join us again for next week's episode of OA Ako! Oh, yeah.